para namang natotorture si Tim habang nakikita niya kung gaano ka-close sa isa't isa sina Marius at Elena. Ninangat-ngat siya ng selos. Sa dinami-dami ng babaeng nagdaan sa buhay niya, bakit kay Elena pa niya naramdaman ang ganon ka-intense na damdamin? Marami na rin nga siyang nakarelasyong babae, ngunit ni isa'y walang umabala sa isip niya ng ganoon katindi. Si Elena pa lamang. Si Elena pa lamang na nobya ng kanyang sariling pamangkin. Noong una'y sinasabi niyang ayaw niya sa tipo ng babaeng kagaya ni Elena. Liberated. Masyadong sosyal. Para nag-aanyaya ng tukso kong manamit. Nang umagang iyon na nahulog ito sa kabay, di niya napaglaban ang sarili na yakapin ito at halikan sapagkat nakita niyang namimintulog ang dibdib nito sa ilalim ng uka sa leeg ng suot na blusa. At ang isa pang bagay na nakakatokso kay Elena ay ang labi nito. May katamtamang luwang, mahagyang malaman ng warlip na parang laging basa. Animoy nag-aanyaya ng kapwa labi. Naging siyang nagulat sa kanyang sarili. Marami ng labi siyang natikman, ngunit pakiwari na yung labi ni Elena ang pinakamalambot at pinakamatamis. My God, naibulong niya sa sarili. Inaba ko sa girlfriend ng pamangkin ko. Inakala niya noon na mukhang pera si Elena, ngunit ang tanggihan nito ang 3 milyong piso na iniaalok niya para nagbagong pagtingin niya rito. Sa kabila niyon ay pilit pa rin niyang pinaglalabanan ng damdamin niya. Isinasaksak pa rin niya sa kanyang utak na tanggihan si Elena na ang 3 milyon sapagkat alam nitong maliit na halaga lamang iyon kung ikukumpara sa limpak-limpak na kayamanang mapapasa kamay ni Marius. Napagod na siya sa pag-iisip ng paraan kung paano mailalayo ito sa kanyang pamangkin at saka iisip niya ng mga paraan para mapaglayo ang dalawa. Siya naman ang napalapit dito. Ano ang kanyang gagawin? Gusto niyang ilayo ito sa pamangkin niya. At pagkatapos ay sasaluhin naman niya, hindi ba nakakahiya? Hanggang marinig niya nagkukwento si Elena kay Nana Ason, isa sa mga matanda ng katulong sa bili. Patungo saan siya noon sa kusina, pero napaudod siya ng lapit nang maulinigan ang boses ng dalaga. May pagtatapat ho sana ako sa inyo, Nana Ason, sabi ni Elena. Ano yun? Kami ho ni Maris, Nana Ason, sabi ng dalaga. Hindi ho totoong magnobyo kami. Sa pagkakasilip ni Tim sa kortina, ay nakita niyang napakunot noong matandang babae at pumako ang ting nito sa mukha ni Elena. Ha? Ano ka mo? Nakakala ko ba'y nagbabalak na kayong pakasal? Tanong nitong takang-tangka. Nagsinungaling lang ho si Mars sa angkal niya, tugon ng dalaga. Ang totoo ay magkaibigan lang kami ni Mars na naso. Pero naglilibin daw kayo sa Manila, hindi ba? Hindi pa rin makapaniwalang giit ng matanda. Yan ang pagkakaalam ng lahat dito. Hindi ho totoo yun, tanggi ng dalaga. Ang totoo ho'y tinulungan lang ako ni Maris ang masunog yung music lunch na kinakanta namin. Pati si Tim ay nagmukhang tanga sa narinig na revelasyon mula sa dalaga. Lalo niyang pinagbuti ang pakikinig. Si Maris kumakanta. Di pa rin makapaniwala ang sabi ng matandang babae. Magaling na singer ho si Maris na naason. Parang ipinagmamalaki ni Elena ang kaibigan. Katunayan ho, siya ang soloist ng kanilang banda. Nang masunog nga yung kinakantahan namin, alam niyang wala na akong trabaho at wala na akong pagkukunan ng pambayad ng renta sa bahay. Pinatira ho niya ako ng libre bilang kapalit. Ipinaglilinis ko naman siya ng bahay, ipinaglalaba at ipinagluluto. Kung titingnan nga ho ay para nga kaming mag-asawa, pero hindi ho kami nagsisiping sa pagtulog na naasun. Tigisa ho kami ng kwarto dun sa apartment niya sa Manila. Napatangutang ho ang matanda, tanda ng pagkakaunawa. Pero ang pagkakaalam ni Tim, imagnoyin mo yun na kayo ng kanyang pamangkin, sabi nito. Yun nga ho, ayaw pa ni Tim na mag-asawa si Marius. Bata pa kasi si Marius. Saka may pangarap siya para sa pamangkin niya. Ang gusto niya ay maihanda si Marius sa paghawak ng malaking kabuhayang naiwan ng mga magulang niya. Pero wala sa asyendang ito ang puso at isip ni Marius na naasun. Kontra naman ang dalaga. Ang isip at puso ho ni Mars ay bihag ng musika. Malalagot siya kay Tim pag nalaman ito ng uncle niya. Yun na nga ho eh, kaya naisipan niyang magsinungaling. At pati ako isinangkot niya sa kasinungalingan niya. Diyos ko na nasun, kahit ho ganito ako'y walang wala sa loob ko ang makakipaglibin. Hindi na hinintay ni Tim ang matapos ang pag-uusap ng dalawang babae. Mabilis siyang tumalilis bago pa siya makita ng sino man na nag-i-eavesdrop sa pag-uusap ng mga kasambahay.
Higit pang napatunayan ni Elena kung gaano ka-responsable si Mars nang magising siya isang umaga na wala na uli ang binata. Sabi sa kanya ng katulong na si Tuding, ay madaling araw daw na magpahatid sa family driver na si Mang Quintin sa domestic airport. Iniwan na naman ako ng loob, na isa loob niya, at parang nabasa naman itim ang laman ng kanyang isip. Hindi bali, habang narito kaya ako muna ang laging escort mo, sabi nitong matamis ang ngiti. Inisbira niya ito. Salamat na lamang at may dala siyang sapat na pera. Makatutubos sila ng tiket pabalik sa Manila. At pag nagkita sila ng binatay, walang pagsalang bibigwasan niya ito ng sakpan. Malinaw ang usapan nila. Nasabay na silang magbibiyahe pabalik ng Maynila. Bakit siya nito iniwan? Nang malaman ni Timang Balak niya nakaisap ito sa kanya. Please naman, saka ka nalang bumalik sa Manila. Dito ka nalang muna. At bakit? Mataray na tanong niya. Basta lang. Kahit walang sinasabi si Tim, ay halata ni Elena na iba ang pakitungo nito ngayon sa kanya. Parang malambot. Parang mas may concern. Nang mapagsolo silang minsan sa may hardin, ay inamin ni Tim sa kanya ang tunay na dahilan. Nakita ko na, na parang di seryoso sa iyo ang pamangkin ko. Simula nito, parang nakikipaglaro lang siya sa iyo. Kalimutan mo nilang siya Elena. Ako na lang ang mahalin mo. Pakakasalan kita. No! Bakit? Hindi ako salawahan gaya ng iniisip mo, Tim. Katwira niya. Nang tanggapin ko ang pag-ibig ni Mars, nangako ang siya lang ang mamahalin ko habang buhay. Sa buong pagtataka ni Elena, ay nagtawa ang binata. Come on, ang sabi. Tigilan na natin ang pagkukunwari ito, Elena. Alam ko na ang lahat. Narinig ko ang pinagtapat mo kay Nana Asan. Alam ko na ngayon na nagkukunwari lang kayo ni Mars. Ha? Matapis pa rin ang ngiti nito. Hindi ka makatanggihan. Nang makabawi si Elena sa pagkabigla, ay pagalit niyang sinabi kay Tim. Okay, inaamin. Nagkunwari nga kami ng pangangkin mo, pero kahit ngayon nabisto mo na ang pagpapanggap namin, hindi ibig sabihin yun ay makukuha mo na ako. Natigilan si Tim. Hindi kita gusto, sabi ng dalang. Hindi ang tipo mo ang lalaking gugustuhin kong maging asawa. Ayaw sana niyang sabihin yun sa binata. Ngunit yun lamang ang paraan para naman makaganti siya sa napakaraming pananakit nito sa kanyang pride. Una'y tinangkasya nitong bilhin. Pinag-isipan siya ng masama. Mababang uri ang tingin sa kanya. Marami siyang sama ng loob kay Tim na nang maipon ay lumikha sa loob ng kanyang dibdib ng isang munting bulkan na handang sumabog anumang oras. Gusto niyang makaganti rito. Gusto niyang saktanin ang damdamin nito. Sa kabila ng katotohanan, mahal din niya ito. Alam ko, ani Tim, marami akong naging pagkakamali sa'yo. Pinagsisisihan ko na ang ngayon. Patawarin mo na ako. Hindi na siya nagsalita. Tinalikuran niya ang binata. Kinabukasan ay nagpunta siya sa opisina ng PAN, malapit sa Paliparan. Tumubos siya ng tikit para makabalik na siya ng Manila. Pero nalaman niya na hindi araw-araw ang biyahe ng PAN mula sa San Bartolome hanggang Manila. Dalawang beses lang daw isang linggo. At ibig sabihin ay kailangan pa niyang maghintay ng apat na araw. Hindi bali,